we will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak. Alright, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Huli sa bibig, People's Initiative, baka na ng kamera. Ito po ang sinasabi ni Senator Chis Escudero, mga kababayan po natin, sa kanyang naging interview sa ANC, mga kababayan po natin, na umano'y, isa umano ito sa ebidensya na talagang nagtuturo na itong si House Speaker Martin Romualdez o yung Kamara de Representante, ang sumusulong sa People's Initiative at hindi 100% ay pakana ng taong bayan. Ito umano ay pakana ng House of Representatives. Nako po mga kababayan po natin, bukas na po yan, malalaman natin yung mangyaring pagdinig dito sa Senado patungkol sa People's Initiative. For the meantime, itinigil muna ng COMELEC ang pagtanggap o yung pagproseso nitong People's Initiative. So kung sino man ang magsumite na distrito nitong kanilang nakulik na mga perma para sa People's Initiative ay hindi muna tatanggapin ng COMELEC or hindi ipoproseso. At ayon nga sa Senado, mga kababayan po natin, sa pamumuno ni Senate President Zubere, ito umano ay talagang iaakyat na nila sa Supreme Court para matigil na ito, mga kababayan po natin. It with you here in Iloilo, but we are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Hear the will of the people, bring it to court if it's deemed to be illegal. What are your thoughts on the people's initiative, the statements of the speaker, both to the Senate president and what really is going on? Karen, may naniniwala ba na hindi si Speaker Romualdez o mga mambabatas ang nasa likod nito? Huwag nating lahatin. May ilan sigurong hindi nila kinausap, lalo na yung tutol. Pero wala naman sigurong duda na sila ang nasa likod nito. Maliban sa speech niya noong December, maliban dun sa sulat niya kay Senate President Zubiri na sinabi niyang, kung gusto niyo mag-people's initiative din kayo, tinatagalog ko lang yung English niyang salita, nasusuportahan din naman namin. Pangatlo, nung unang kinumpronta ni Senate President Zubiri si Speaker Romualdez tungkol dito sa ginagawa nila, ang sabi nga ni Senate President Zubiri, you mentioned people's initiative, but you'd mentioned economic provisions, not this, not diluting the Senate. Ang naging sagot o tugon lamang ni Speaker Romualdez sa pag-uusap daw na yon, wala ako dun eh, ay nakalayag na yung barko, mahirap nang babalikin sa puerto yan. Nakalabas na yung toothpaste sa tube, mahirap nang ibalik yun dun. Wala siyang sinabi sa harap ni Senate President Zubiri na, uy, ba't ako sinisisi mo? Wala yan, ha? Hindi kami yan. Hindi. I think it's safe to assume, Karen. Even the instructions and the timelines and the dates that came out, that Senator Aimee brought out, it all came from members of Congress. Na hindi naman kami magkakagalit personally, Karen, kaugnay sa bagay nito. Magkaiba lang ng pananaw marahil. Now, at the bulwark of any democracy or government is transparency and accountability. Why aren't they being transparent and accountable for this? Habang dinay nila, habang multo raw yung nakikita namin, ang blow-by-blow naman na nagbibigay ng update tungkol sa People's Initiative ay puro mambabatas. Bakit ganun? Maliwanag ang naging desisyon ng Korte Suprema marahil nagising sila ng huli doon. Ang sabi ng Korte Suprema sa Lambino, kapag ka ang isang People's Initiative ay hinaluan ng sinumang opisyal ng gobyerno o grupo sa gobyerno, hindi na ito People's Initiative talaga. Pambababoy na ito ng prosesong yan sa ating saligang batas at politician's initiative na ito. Yun ang salitang ginamit ng Korte Suprema sa Lambino case. Marahil huli na lang nakita yon, kung kaya't medyo umaatras at nagde-deny na, bagaman obvious na pinagmalaki na nila ito last year. Sila ay nagsulong at nagsimula nito at the beginning of the year at sila ay nagbibigay ng update kaugnay nito hanggang sa ngayon. Okay, so Senator Chis, you are not technically against changing the charter, or are you? I don't know. What are the proposals, Karen?
Yung proposed na charter change nila na gawing joint voting is a revision, it's not an amendment. I saw your interview with Justice Carpio and I completely agree. In fact, if you look at Webster's dictionary, the definition, the distinction between revision and amendment is quite simple. Kung meron kang tinatanggal, revision yon. Kung meron kang idadagdag, amendment yon. Ito may tinatanggal sila. Dinefine din ng Lambino yung revision. Kapag ka binabago mo ang system of government o system of checks and balance, revision yon, hindi yun amendment. Bagaman simple lamang yung nakalagay sa People's Initiative. Bakit, Karen? Binabago mo yung bicameral system ng checks and balance natin kung saan, kung kailangan nga magkahiwalay bumaboto ang Kamara at Senado, pag-aaprobahan ka ng local bill, pagpapalit ng pangalan ng kalye, ng eskwelahan sa isang barangay, kailangan magkahiwalay na bumaboto. Tapos pagpapalit ng saligang batas, sabay ng boboto, binabago na nila yung sistema. It's clearly a revision and not a mere amendment. Nasa ilalim ng COMELEC rules mismo, hindi saklaw yun dahil in-adopt ng COMELEC rules noong 2020 yung Lambino case at yung Lambino decision. So yan po mga kababayan po natin, bistado na nga itong si House Speaker o itong pamunuan, kaalyado ng House Speaker mga kababayan po natin. So ito po hindi tumitigil itong mga senador sa pagkontra kasi nakita po nila mga kababayan po natin ang matinding pagbabago kapag natuloy itong People's Initiative at mawalan sila ng boses, mawala yung check and balance dito sa ating bansa kasi kung ano yung magiging decision na pagkasunduan nitong mga miyembro ng House of Representatives ay walang magagawa ang mga senador. So syempre, kapag walang check and balance, ang maapektuhan din tayong mga Pilipino. Kasi paano yon? Kung ano yung kanilang kagustuhan na pabor sa kanila, ay yun po ang matutupad. Ngayon mga kababayan po natin, sinabi na umano ni Pangulong Marcos na itigil na ang COMELEC, ay pansamantalang itinigil yung proseso. Ano pa ang susunod na hakbang nagagawin nito ni House Speaker Martin Romualdez? Kasunod nito mga kababayan po natin, ay sinagot niya rin itong sinabi nga ni Pangulong Digong na umano ay kasama nga sa mga listahan ng PIDEA itong si Pangulong Marcos. At siya pa mismo ang nagsabi na baka umano may kailangan papanagutan itong si Pangulong Digong sa kanyang natapos na administrasyon. At tinutukoy niya po mga kababayan po natin itong extrajudicial killing. Nako po, ngayon na tama po na mukhang nauhuli sa kanyang sariling bibig itong si House Speaker Martin Romualdez dahil madalas nadudulas ito mga kababayan sa kanyang mga ginagawa o kanyang inuutos sa kanyang mga alipores diyan sa House of Representatives. Kayo po mga kababayan po natin, papayag po ba kayo na ang bawat Pilipino tayo po ay pinapaikot-ikot lang nitong mga politiko na tayong mga ordinaryong Pilipino ang nagbigay sa kanila sa pwesto. So dapat suklian nila yan ng maayos at hindi iyong personal interest lang. So comment na po mga kababayan po natin para sa inyong sariling opinion sa loobin patungkol sa isyong ito. Yan po ang ating komento, analysis sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Maraming salamat.